Magandang buhay mga kasimbahay. Bagong araw na naman upang tayo magnilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila ay pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipo ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mangkagawad ng Sanhedrin. "Ano ang gagawin natin?" wika nila. "Gumagawa ng maraming kababalaghan ng taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa." Ngunit isa sa kanila, si Caiphas, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus, kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, "Ano sa kala ninyo, paririto kaya sa pista o hindi?" Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo na ituro ng sinumang nakaaalam kung nasaan si Jesus upang siya ay maipadakip nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Hindi ba ninyo naisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan sa halip na mapahamak ang buong bansa? Inakala ng mga Pariseo at mga punong pari kasama ang Sanhedrin na nasa kamay nila ang kinabukasan ng Israel at ng kanilang pananampalataya. Gulo ang nabasa nila sa salita at gawa ni Kristo sa halip na kalooban ng Diyos at kaganapan nito. Nabahala sila sa maaaring maging reaksyon ng mga Romano. Nais nilang iligtas ang kanilang mga sarili. Nangibabaw ang takot at galit, ang kawalan ng kapayapaan. Sa pangunguna ni Caiphas, kamatayan ni Jesus ang nakitang solusyon imbes na ipagsapalaran ang kaligtasan ng bansa, kung lalawak pa ang mga mananampalataya sa kanya. Sa pagmamatigas, nahayag ang kanilang kahinaan sa kanilang pagmamataas kasamang bantang paggamit ng lakas at dahas. Hindi nila alam, kumikilos pa rin ang Diyos sa gitna ng kadiliman. Ang maitim na balak nila ay gagamitin pa rin ng Diyos para ihayag ang kanyang awa at pagmamahal. Pagsasagawa. Sa harap ng mga nakakalunod na hamon ng buhay, makakapili pa rin tayo kung paano tayo tutugon mula sa takot, galit at pagkabalisa o mula sa kapayapaan bunsod ng kalooban ng Diyos. Ano ang pipiliin mo?